Hey mga bros, mga bros, isa nga sa mga pinag-iisipan ng SMB kung kukunin ba talaga nila, eto pong si Coach Tab Baldwin. Dahil yun nga, sa mga past post na eto po ni Mr. Snow Badwa, parang pinaparating nga dito na parang eto pong si Coach Tab Baldwin hindi na nga nag-e-ensayo, mga kabrods, dito sa Ateneo Blue Eagles, tatlong araw na nga absent. Sinasabi nga nila baka daw sa ubo lang dahil nga sa mga pertussis ngayon, pero hindi naman natin alam mga bros yung totoong dahilan. Dahil ito nga pong si Coach Tab Baldwin, kilala rin naman ito na palaging present sa mga ensayo ng Ateneo Blue Eagles. Dahil alam natin na mahal ni Coach Tab ang Ateneo. Pero hindi rin naman natin alam mga bros, at yun nga, sabi nga nila, baka daw in-offer na ito sa ibang bansa na ito po si Coach Tab Baldwin. Alam ko malaki ang bigayan ng Ateneo dyan kay Coach Tab, dahil kung hindi naman malaki yan, matagal na nga umalis dyan si Coach Tab Baldwin sa UAAP, sa Ateneo, and magpo-pro na lang ito. Pero malaki-laki kasi ang bigayan ng Ateneo dito, kaya tignan nyo naman si Coach Tab from NBL to amateur sa Pilipinas. NBL Australia pro na yun mga broads. Pero pagdating niya dito sa Pinas, nag-amateur siya doon sa UAAP pa. So mga broads, yung capability rin naman ni Coach Tab Baldwin, pang pro kasi yan mga broads . Diba hinawakan na nga niya Gilas Pilipinas natin, kung saan yung pinadala niya or kinuha niya mga players galing collegiate or UAAP. Pero natatalo pa rin natin yung mga malalakas ng iba't ibang bansa, yung mga mama doon. Tinatalo lang ng mga binatilyo natin dito sa Pinas, dahil yun nga, hawak ito ni Coach Tab Baldwin. Sabi nga nila, parang hindi ito sa mga players, nasa coach na ito, which is apakalakas din rin naman na coach. Ito pong si Coach Tab Baldwin, at ito na nga mga broads ha, ito pong si Coach Tab, kung u-offer na ito sa ibang bansa, ayaw nga itong bitawan ng Ateneo. At hindi lang yun mga broads, may offer rin pala ito pong PBA kay Coach Tab Baldwin. Isa na ito pong San Miguel Beermen mga broads. Ito po kasing SMB, tinitignan nila kung ito pong si Coach George Gallant talagang worthy ba na coach ito, lalong-lalo na all Filipino cup tayo, walang imports. Dito na masusubukan ito pong si Coach George Gallant kung kaya bang palalunin niya ito pong SMB without their imports. So ito na nga mga broads, dito na masusubukan pag ito nga si Coach George Gallant hindi pa niya napanalo ito pong Dead 15, kung tawagin na ito pong SMB lineup, baka dito na siya papalitan, at dito na sila magtataka mga brodzel. Yung pinakamalakas rin naman na lineup ngayon as of now sa All Filipino Cup, para sa akin mga brodza, SMB talaga. Ang lalaki na yan, gagaling pa ng mga guards, may mga shooters pa sila. So kompleto yung lineup nila mga brods, power forwards nandyan, wingman nandyan na. So ito na nga pong si Coach Tab Baldwin ang kukunin na ng SMB if ever man hindi na mapatunayan na ito po ni Coach George Gallant yung kanyang worthiness dito sa SMB. So ito pong si Coach Tab Baldwin kasi mga broads, mapaka-college nga, napapakampiyon niya, at maski Gilas Pilipinas, kalaban natin yung mga malalakas ng ibang bansa, napapanalo pa rin niya. How much more kumahawakan pa niya ito pong lineup ng SMB na talagang star-studded lineup mga broads. Kaya aabangan natin ito pong pagtungtong ni Coach Tab Baldwin dito sa pro na ba sa PBA, dahil sa UAAP, yun nga mga broads, UAAP amateur lang rin kasi yan, hindi pa yan pro. Gusto nga nilang masubukan si Coach Tab Baldwin na makapaglaro dito sa PBA, dahil syempre exciting ito. Biruin nyo, nandyan na si Coach Tim Cohn na one of the best coach ng PBA, tapos papasok na rin ito pong si Coach Tab Baldwin. So magandang salpukan ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, dapat na bang offeran ng SMB ito pong si Coach Tab Baldwin para makatungtong na nga dito sa atin sa Pro League sa PBA. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nung naglaban nga ang Ginebra at Magnolia Hotshots, meron nga nagkaroon ng controversial issue doon. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva. Kung makikita nyo mga brods, i-screenan sana na ito po ni Abueva. Ito pong si Polly sa pagpasa ni Abueva kay Polly. At dito na nga humarang ito pong si John Pinto mga brods. Kung makikita nyo rin naman sa replay, parang hindi naman masyadong natamaan si The Beast, Calvin Abueva. Di natin alam, pero medyo close talaga yung ito pong contact. Pero ito pong si John Pinto, medyo gumalaw rin naman kasi mga brods ang kanyang kamay. At dito na nga nahalata siya ng referee. At medyo flop din dito kay The Beast, Calvin Abueva. Sabi nga niya, natamaan daw siya sa chan, pero tignan naman sa replay, parang hindi rin masyadong nakita. Pero dito na nga mga brods, sa pagbagsak ni Calvin Abueva sa kanyang iniinda dyan sa kanyang chan, ay dito na nga niya pinakita yung dirty finger
issue niya mga brods. Tapos nandyan pa si Sanjo Marudo mga brods, ha? Katapat niya, hindi nga natin alam kung si Sanjo Marudo ba ang pinabad finger ni Davis Calvin Abueva o yung mga Hinebra fans. At kaya nga sa ginawa dyan ni Calvin Abueva, na-fine siya ng one game suspension ni Kume and na-fine siya ng 20,000 pesos for raising his middle finger mga kabrod sa game. So medyo mahirap yun dahil marami rin nanonood na bata tapos ginagawa yan ni Calvin Abueva. So yun nga, eh, sabi rin ni Kume, mas tataasan pa yan ni Commissioner Willie Marcial kung gagawin at gagawin ulit ito ni Calvin Abueva. So dumadami na naman ang suspension ni Calvin Abueva mga kabrod. Ang dami ng issue sa kanya kung di man ako nagkakamali. Pinakahuling controversial issue niya talaga is doon sa asawa ni Mo Tautua last season mga kabrod sa finals game. So, ito pang si The Beast, kailangan medyo kumalma rin ito mga brods. Baby, kalma nga, diba? Sabi nga nila, dito kay Calvin Abueva na paborito niyang sayawin nung All-Star Bacolod. Pero ito nga, hindi na naman siya kumakalma mga brods. The Beast is beasting na naman. Sabi nga ni Kume, baka nakakalimutan ni Abueva na binalik siya from ban nung itong nasuntok niya. Ito pong si Terrence Jones, kaya kailangan mag-ingat-ingat ni Calvin Abueva mga brods. Baka mamaya mawala na naman siya ng trabaho at yun nga, may pamilya rin si Calvin. So sa ginawa nga ni Abueva mga brods, gusto nga itong disiplinahin ni Boss Al Francis Chua. Gusto niya itong i-trade mga brods pero hindi sa ibang kuponan kung saan didisiplinahin niya dito at mafo-focus niya ito sa barangay Hinebra San Miguel via 3-team trade mga brods. Dahil sa Hinebra, halos lahat doon ng mga players disiplinado talaga mga brods. At kung itong si Calvin, talagang magloko-loko pa, baka nga ito na, sususpindihin na siya ni Boss Al at ng PBA dahil sa Hinebra ang kanyang one last chance na papatunayan niya na madidisiplina ba talaga siya. Pero hihintayin pa rin natin mga brods kung itong si Calvin ay gustong ilipat dun sa Hinebra. Pero ang Hinebra ba gusto kay Calvin Abueva? Dahil balibalita nga ito pang Magnolia, parang medyo napupuno na talaga kay Abueva. Gusto na nila itong i-trade mga kabrods. So para lang ma-preserve yung ito pong talent at skills at fame neto po ni Calvin Abueva ng popularity niya dito sa PBA, ay gusto niyang ilipat ito sa barangay na Hinebra San Miguel ni Boss Al para naman hindi masayang yung talent ni Calvin at yun nga, madidisiplina ito. So gusto nga ni Boss Al maibalik yung Abueva na dating Alaska Aces pa siya dati mga brods. Yung performance na ganun ang hinahanap ni Boss Al, kaya nga sa Hinebra alam natin mas magandang programa dito. Paborito ito ni Boss Al, isa rin ito sa mga magandang bigayan sa mga SMC group at magaling din talaga magdisiplina ito pong si Coach Tim Cone. Parang Coach Yenggao rin ito pong si Coach Tim pero medyo tahimik-tahimik lang yan. So yun nga mga bros, titignan natin kung ito pong si Calvin ay ma-issue-ship na ba sa Hinebra dahil sa kanyang ginawang middle finger. Parang nga mas madisiplina na siya sa Magnolia kasi parang di siya nadidisiplina, parang lumalala lang ulit ito pong si Abueva. While sa Hinebra ay talagang dito siya matututukan ni na Coach Tim at Boss Al Francis Chua. Sabi nga nila, si Calvin, mahirap maging kalaban yan pero masarap yan maging kakampi. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights and Long. I'm out.